Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, mas lalong hihigpitan ang seguridad sa Davao City Jail Annex kasunod ng pagtatangka na magpasok ng shabu sa loob ng kulungan. Nasawatan ng BJMP duty searcher sa isang paabot activity ang nasa 15 sachet ng shabu na ipinuslit sa chicken pork adobo. May street value na aabot sa mahigit 30,000 piso ang naturang droga. Kaugnay nito, naalarma ang isang kagawad sa barangay Maa, Davao City matapos maispatan ng isang drone malapit sa Davao City Jail na naglalaman ng 3,000 sachet ng hinihinalang shabu. Tumitimbang ng halos 25 gramo ang hinihinalang shabu na may street value na aabot sa 400,000 piso. Inaprobahan ng House Committee on Transportation ang legalization ng operasyon ng motorcycle taxi sa bansa. Sa ilalim ng proposed law, pahihintulutan ang operasyon nito sa tulong ng transport network companies. Kailangan rehistrado sa Land Transportation Office ang motorcycle taxi at may professional license ang driver. Inutos din ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na magkaroon nito ng prangkisa at magpatupad ng minimum fare. Nagpaalala ang Department of Trade and Industry na suriing mabuti ng mga online seller at buyer ang online payments. Ito'y matapos mawalan ng libu-libong halaga ng produkto at pera ang isang online seller dahil sa peking proof of payment ng scammer. Scammer ang nagbook ng rider kaya hindi matunton ng biktima ang tirahan nito. Screenshot ng pagbabayad ang pinadala sa biktima na idiniposito sa kanyang bank account na hindi niya agad nasuri dahil sa hindi pamilyar sa kanya ang online banking system. Nang hikayat naman si DTI Undersecretary Ruth Castelo sa paggamit ng online banking upang masigurong pumasok ang pera at nakapagbayad na ang buyer. Formal nang inilunsad ang kauna-unahang railway project sa labas ng Luzon Peninsula. Ito ang Mindanao Railway Project o Mindanao Express na kokonekta mula Tagum, Davao at Digos. Ayon kay Department of Transportation Secretary Arthur Tugade, isa ang Mindanao Railway Project sa Big Ticket Project ng Administrasyong Duterte. Oras na matapos ang Tagum-Davao-Digos segment, maseserbisyoan ng higit sa 122,000 na pasahero at ang dating 3 oras na biyahe ay aabuti na lamang ng 1 oras. Para sa Kidlat News Update, AJ Ignacio nag-uulat. Sa nag-uumapaw na yamang taglay ng siyudad ng Borongan, sinong mag-aakala na magiging lapitin ito ng samot-saring problema? There are so many problems really ahead of us na kailangan namin solve. At mula sa madidilim na yugto, paano na pagtibay ang loob ng mga lahing kilala sa pagiging matapang? Everything is through prayer. So, isa yon sa nakikita ko na isang threats kung bakit kami nagiging resilient. Yung faith namin sa Panginoon. Kasama ang veteran journalist na si Cesar Soriano, tunghayan ang pambihirang transformasyon ng lungsod ng Borongan. Mula sa pagiging tagpuan ng inkwentro at kalamidad, patungo sa pagiging sentro ng turismo, ekonomiya, at agrikultura sa Eastern Samar. Isang maliwanag na bukas na kaya ang naghihintay para sa mga waray sa Hangganan ng Unos. Issue 1-on-1. The revolutionist's mind runs in their blood. To the PNP roster unnoticed. PO2 Danilo Colima, now Katedong. A well-trained bomber of the New People's Army becomes one of the most wanted after leading a series of attacks that terrorized the city of Borongan. Hindi katanggap-tanggap na mag-i-pay ng isang police. Saan kami, sir, na may nakapasok talaga, sir? May programa silang i-infiltrate sa hanay ng kasundaluan at pulisan. Portrayed by internationally acclaimed actor Mon Confiado. Patayangan ako! Yeah!
witness how Katedong deceived his colleagues of his true motives in Cesar Soriano's suspense drama documentary film, Tantanan hanggat may buhay! Espia! This October 23, Saturday, 5 to 6 p.m. over Magandang Gabi Pilipinas in PTV4 and live streamed at Greg Czar Media YouTube channel. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.